Welcome aboard, crewmates! Welcome back to the Cray Crew! Ahoy, mateys! And of course, huwag natin kakalimutan mag-subscribe sa Yulol. Kung mga narinig nyo mga nagpa-party sa likod, masaya sila kasi nakasubscribe sila sa Yulol. So why not join us? So ngayon, maglalaro tayo ng isang game. Very unique. A very new. Bagong-bagong challenge. Jojo Gain? Oh, Totropahin! Challenge! Na hiniling ni Ma'am Fabian of Binangon ng Rizal at ni Kuya Boyet of Quezon City. At sa ating pong mga viewers, please, sana po walang mapikon. Ito po ay katuwaan lamang. And enjoy lang po tayo dito. Let's start. Number one candidate is Kailin Alcantara. Totropahin. Kasi I never really had the chance na makilala si Kailin. Mostly nakakasama ko lang siya sa AOS and of course naging siya rin yung naging insider natin sa Starstruck. Nagagandaan ako sa kanya. Pero Kailin Alcantara, totropahin kasi sobrang bait din talaga ni Kailin, tapos friendly din siya at sobrang energetic niya din, tapos makulit, kaya sigurado ako masaya siya maging tropa. Hirap eh. Hindi kasi kami ganun ka-close ni Kailin, pero nagkikita kami sa All Out Sundays. And masabi ko, sobrang jolly niyang person and sobrang active, so feeling ko, ano siya? Jojoain. She passes the vibe check. Jojoain. I like her kasi she seems smart and she's very talented. Not gonna lie, alam natin yan. And she's maganda, maganda siya. Kita naman natin. Pero, since lagot tayo kay Miguel, tutropahin, tutropahin. Number 2, Bianca Umali. Matik, tutropahin. Kasi kung hindi, lagot ako kay Kuya Roro. Oh yeah! Bianca Umali, jojoain kasi mabait din talaga si Miss Bianca at sobrang ganda niya din, kaya jojoain. Hindi kami close, di pa kami nag-meet ever ni Bianca Umani. Kaya kung masasabi ko, ano siya, isa siyang dedicated artist and dedicated siya sa work niya, sa trabaho niya, sa craft niya. Nakikita ko naman yun sa mga shows na napapasukan niya. So I'd say, Jojoa and like, Jowa material, proof. Bianca Umali. Nako. Totropahin, lagot din tayo kay Ruru. May mga jowa na mga to eh. De, pero kahit may jowa o wala, totropahin pa rin. Kasi parang yung nakikita ko kay Bianca, parang siya yung tropa na matured eh. Yung tropa mong matured. Mapapaguna mo palagi ng advice, diba? Why not? Number 3. Faye Lorenzo. I would say totropahin. Same reason kung bakit totropahin ko lang si Kailin. Faye Lorenzo. Nakasama ko na din siya sa workshop. Totropahin kasi mabait din siya. Siguro totropahin muna. Kasi hindi kami ganun, hindi ko pa nakikilala si Miss Faye. Nakikita ko lang lagi siya sa GMA and sa IG. Pero based on sa mga nakikita ko lang, my perspective, visual perspective, nasabihin ko muna, totropahin. Kasi I'm the type of person na gusto ko nakikilala muna yung tao. Next is Faye Lorenzo. Anako, tropa ko na to eh. Ati Faye niya tawag ko dito. Number 4, Shane Saba. Si Shane, totropahin. Tapos Jojoain in the future.
Hold on. I love Shane. She's a really, really nice friend. And I think she's smart. She's very kind. She's very friendly. And to her credit, she's very mature for her age. Yun ang gusto ko sa kanya. So, jojowain. Tama ba sinabi ko jojowain, sasabihin ko sana totropahin. Pero sabi ko jojowain. Okay, ayun na pala yung true feelings ko. Ayan. Shane Saba. Totropahin kasi parang kapatid ko na din talaga siya dun sa Starstruck. Kaya totropahin. Siguro sabihin ko kay Shane, totropahin. Totropahin kasi Shane. Kasi ano eh, parang may mga tao tayong gustong ka-close lang eh. Next is Shane Saba, mga tropa ko na talaga. Shane Saba, tropa ko na yan. Pero siguro kung tropa man o hindi, kung sabihin natin hindi ko pa rin sila tropa, tropahin ko pa rin, pipiliin ko pa rin tropahin. Kasi parang hindi ko nakikita jojowain ko to si, for me ah, sa type ko siguro. Kapag tropa lang, jowain mo nga, tas iiwan mo din. Okay, number 5. Solen Yusuf. I would say jojowain. She's hot. What am I gonna say? She's hot. Si Miss Solen. Jojowain kasi sobrang mapagmahal si Miss Solen sa kanyang pamilya at sobrang bait din. Kaya jojowain. Totropahin. Kasi gusto ko yung ano eh. Parang may ate figure ako eh, sa showbiz eh. Na malalapitan ko, mapagtatanungin ko ng mga future tips, mga pwede kong magamit sa show business. Miss Solen, Matic, jojowain. Diyosa to eh. Diyosa, kapag Diyosa, dapat Gino Jowa. Number 6, Lexi Gonzalez. Siyempre, totropahin. Kasi solid na magtropa na kami already. So there's nothing I can change about that. Lexi Gonzalez. Sino yun? Hindi, tatropahin ko si Lexi kasi parang ate ko na talaga siya sa Starstruck. Kaya tatropahin. Lexi Gonzalez. Lexi, automatic tropa yan. Kasi isa din si Lexi sa mga na-close ko sa Starstruck. Like after nung show, type band pa din. Next is... Ako sino ba to? Kilala ko ba to? Lexi Gonzalez? Hindi ko to kilala eh. Lexi. Hindi, next. Love you, Lexi. Number 7, Barbie Forteza. Nakasama ko siya sa isang commercial ng isang baby powdered milk. And ayun lang, I just think na it's cute na nagkikita kami ulit. And nung nakausap ko siya during Starstruck dun sa challenge namin, I really thought she was nice, so tatropahin. Barbie Forteza. Jojowain ko po si Ate Barbie kasi nakakatuwa siya, tapos ang galing din magpatawa. Kaya sigurado masaya siya kasama. Kay Miss Barbie, siguro masasabi ko jojowain. Kasi si Miss Barbie, nakasin ko na yun sa Starstruck eh. Tapos, naalala ko, parang pito yata kami ng kasin. Pito sa boys. So, nakakapagod yun. Isipin mo isa-isa. Mga kasin mo, tas same scene. Tas nagawa niyang iyakan lahat. So, ang galing talaga, ang galing. Parang, mapapahanga ka. So, masasabi ko, Jojowain. Barbie. Now, si Barbie, sobrang nice niyan. She's super nice. Sobrang bait. Diba? Nice na, mabait pa. Grabe na yun. Kaya, gusto ko itong maging tropa. Sana maging tropa ko ito, si Barbie. Tatropahin. Si Kuya Jack, kung nakikita nyo lang yung behind the scenes, lagi dyan makakalimutin. Nakakatawa lang. Habang pinagpapakilala kami sa isa't isa, natalisod ako, parang dumalas yung paa ko sa hagdan. So, nakakaya.
Nakakahiya. Siguro yung isa, jojowain, yung isa, tutropahin. Diba, dalawa na yun?